Ano sa palagay mo? It's now 7:25 in the morning. Nako, makakasama po natin dito ang isang kasama natin sa iba't ibang mga programs. Ayan, ako'y nabuhay ng dugo nang sinabi mo sa akin na siya ang ating guest ngayon. Oo nga, matagal kayo hindi nagkausap. Oo, and alam niyo po itong ating guest ngayon. Actually, hindi siya guest because we're a family. She's part of our UA family. Alam niyo po, nakaka-inspire po itong taong ito. Nakaka-inspire yung kanyang pagiging totoo. totoo sa mga struggles, totoo sa nararamdaman. Hindi lahat ng tao ganun eh, no? Kaya nakaka-inspire talaga siya every time na nakakausap natin. And this morning, lalo tayong mai-inspire. Oo, kasi marami tayong mapagkukwentuhan. In-invite po natin siya kasi mas magandang siya po ang magkwento. Ano po siya talaga ang magkwento? Bakit ikaw siya? Oo, kasi sila ang nag-spearhead ng mga projects na ito. Welcome po natin dito sa ano sa palagay mo oras na Bicolandia, Ma'am Zel Mickey. Ma'am Zel, good morning! Of Inspiradong Guro! Wow! And let review on the air. Ang bira, kakaibang background mo kapatid, ha? Iba, pang matalino. Pang matalino background mo, ha? Gusto mo ba, Pas? Pahiramin kita. Kaso hindi nahuhugot eh, virtual. Ganun ba yun? Virtual lang siya, Pas. Talaga. Pagkabuting ko man, wala. Ay, ganun. Kala ko po man din pang matalino. May style lang. Pero Pas, bago ang lahat. Hello po. At saka, ang ganda ng topic nyo bago ako pumasok, ha? Alin doon? Dami namin. Ah, yun? Ako ang tinutukoy niya, Ma'am Jel. Sa lahat ng topic talaga, bago ako, ha, Pas, ha? Alam kung niyo, hindi mataba, mabigat ha. Kasi alam niyo ikaw, Mang Jel. Uy, wala. Ang aking kaisipan ngayong umaga ay pure. Wag ka mag-alala, Mang Jel, para sa akin yun. Alam mo, kapatid, Mang Jel, ang lagi kong nilalagay sa aking kaisipan, pag naaalala, pag nababanggit ang pangalang Jel, Mam Jel, ayan, Katriona. Kaya ka na naman pa sa... Hindi, Katriona Gray. Wala pang pandemic yan eh. Pandemic na, kaya naki Katriona pa rin tayo. Kamunti ko pang mabuga yung kape ko. Grabe. Sabi ko talaga kanina, nag-aantay ako. Sabi ko, hala, bakit ang topic mataba? Tapos ako ang susunod. Parang ganun, parang sadya-sadyaan na ito. Ako pang sinangkalan. Baka iba naman talaga nasa isip nito. Grabe to. Uy, wala. Pure tayo. Pure. Sige na. Hindi, lambing ko lang yan kay Pas. Ano sabi mo nga? Isa lang ang pwedeng magtawag sa akin ng mataba. Ganyan na, hindi ako masasaktan. Oo. Si Pas yun. Sinabi niya talaga yun, ni Ma'am Jel. Si Pastori ko lang daw. Pero wag mo naman laging sabihin. Ay, hindi ko sinasabi. Love ko yan. Dapat love ko yan. Hindi, siya katanggap na tanggap ko yun. Yun ang minahal ng asawa ko sa akin. Ayun, tama yun. Good morning po sa lahat po ng nanonood ng ONB at pikinig po dito po sa Bicolandia. Good morning po sa inyong lahat. Yeah, good morning. Good morning sa iyo. Alam mo, na-miss ka talaga namin. Oo nga. Alam mo, nakaka-inspire kasi itong kausap. Bira na tayo magkita-kits sa totoong buhay eh. Pero lagi ako nakikinig pa. Lagi. Lagi ako nakikinig. Minsan na nagluluto ko o meron ako nire-rush ng mga kaya hindi ako nakaka-comment. Bigla lang pag naririnig ko yung mga topic ng weight, ganyan. Hindi talaga ako pwede hindi mag-comment. Magko-comment at magko-comment ako. Tsaka yung mga buhok pag topic ay, ng buhok. Yeah. Magko-comment. Pagkakataon ni Ma'am Jel yung mga issue ng buhok. Yan ang habang sinasabi ko eh. Pagkakataon ni Ma'am Jel. Ayan. Ay, good morning. Good morning, Sir Joel. Ay, good morning. Nandiyan ba si Agumabol mo? Nandiyan ba si Sir Joel? Opo, nandiyan po siya sa, nakikinig siya sa labas. Alam niya naman, may pagka-fan yun. Kami na bati kay number one fan ko. Hi, Lovie. Akala ko nandiyan lang siya sa harapan mo. Ganon. Pinakatunga nga sa harapan mo. Ay, ganon. Nasa kwarto ako. Okay. Wow. Oh, sige, Ma'am Jel. Two things na magandang mapagkwentuhan natin. Ano? Mm-hmm. Unahin muna natin itong Community Pantry for Ati Tribe. Yan. Baka po hindi nyo namalayan yon, although nami-mention natin dito. Pero Ma'am Jel, pwede bang mabigyan mo kami ng mga details about it? Kailan yun ginawa?
April 30 po April yun. Bale, meron pa po kasi tayong a few things na binigay po ulit ng victory. So, tumawag po sila sa amin. Tapos may mga naiwan pa daw. So, they gave us a few things. And then, si Ma'am Bea po, kasi I posted. Tapos si Ma'am B po, nag-contact din sa akin. She was very, very interested. And then si Ma'am Gretchen, si Ate B. Nag-contact siya. Tapos si Ma'am Gretchen din with her church for the manpower naman po. So, medyo matagal po namin kasi gusto po namin ma-plan siya yung maayos. Yes. Yung gusto po talaga namin na wala kaming maging issue sa ano kasi mahirap na parang, di ba, dapat model din tayo, na sumusunod tayo. So, what we did was we made sure na first is maayos yung protocol, pangalawa is involved po yung mga teens, no, we involve the teens. Gusto rin po kasi namin parang yun po siguro yung sa ati natin, we make sure na every activity is intentional. Yung meron po talaga siyang meron tayong intention doon. So what we did was order system. So hindi po siya yung nakabalandra yung goods natin sa labas. Nandun po siya sa loob ng bahay. And then what we gave, ang binigay po natin ay parang order slip. Ay, okay. Opo. So lahat po ng families binigyan natin ng order slip. Tapos they had to put an X or check or mark kung alin po doon yung limang bagay or anim na bagay. Ah, magpipili din sila sa loob. Ipili din po sila doon sa order slip. Ang ginawa po namin sa order slip is pictures kasi marami pong hindi nagbabasa. Ay, ang cute nga eh. Ang galing nga eh. Napaka-creative. Opo. Galing so, picture po ng bigas, picture ng sardinas, picture ng ganon. So, yun po yung nilagay namin. Tapos, kailangan lang po nilang magbilog ng anim. Wala bang nagreklamo kung bakit hindi yun ang ibang nasa picture? Parehong-pareho pa sila sa picture. Reality versus expectation ay pareho. Okay. So, yun po. Tapos, pumapasok po, binibigay po yung order slip. Ano lang siya eh, parang 6 per hour. So, parang per hour may 6 lang. Nakasulat din po doon kung anong oras nila pwedeng kunin. So, hindi po sila magsasabay. Very organized. Opo. So, ganun po yung ginawa natin. And then, pagpasok po nung papel, yung mga teens po ang nag-empake. So, para kami may grocery store sa loob. Teens sila na galing sa kanila mismo? Sa ati rin, mga ati. Sa ati rin po, pero mga teens. Mga teens po na ati. So, sa kanila po pumupunta yung papel, tapos sila po yung nag-organize. So, pag nakita nila may mami, ilalagay nila yung mami. Pag nakita nila may bigas, ilalagay nila ng bigas. So, are you saying, ma'am? Inayos po. Tas at saka po ibinalik. Na naka-stapler po yung order slip nila. Okay. So, ang ibig sabihin, pre-ordered. Opo. Pre-ordered. Kaya na-impake nila. Babalikan po nila after 30 minutes. Kasi i-impake pa po namin. Galing. Parang talagang parang bibili ka ano. Pre-ordered. Kaya, galing ha. Kakaiba nito. Kakaiba nito. So, ganun po yung ginawa namin. At nakakatuwa naman po. Kasi na-excite din sila mag-fill up. Tapos na-excite din sila mag-order. Tapos, inaantay nila kung lumabas na ba yung order nila. So, wow. Nakakatuwa naman. Yun yung galing. Yun yung klase ng community pantry na talagang walang siksikan ng tao. Wala po. Wala. Galing, although ha? Medyo nag-antay kasi sila sa labas, pero ang maganda naman po kasi sa kanila, zero case naman po sila. So, kami po na pumunta, kami po yung doble ingat talaga. Tsaka open air. Tsaka open air naman yun. Opo. Pero kami magkakasama po, naman sila sa bahay. Yung... Po? Sila, magkakasama naman sila talaga sa community. Hindi naman sila lumalabas eh. Opo. Tsaka hindi po sila pumasok sa ATI care center. Hindi po sila pumasok. Oo. Nandun lang po talaga sila sa labas. Nag-aantay po sila. Ma'am Sel, may tanong ako. Paano sa mga items sa parang marami yata ang nag-order? Hindi ba kayo nagkulang ng ilang items? At anong ginawa niyo just in case? Actually po, with God's grace, nung dulo po, nagdagdag pa kami. Halimbawa, hindi sila umorder ng kangkong, dinagdag na rin namin yung kangkong.
Parang halimbawa nag-order lang sila ng 6 items. Minsan, ang nabibigay namin 10 items. Wow, masyadong generous, ha? Meron na po pa siyang extra na ibibigay po namin. So, wala naman pong naging problema. Yung ano na lang po siguro, kasi may time lang kami, nung dulo po kasi may extra pa, nagbigay din po kami sa mga hindi ati. Oh, wow. So, yung mga nandun po na hindi ati. So, Mamsel, all in all, ilan ang naging recipients sa itong community pantry? Naka-ano po tayo dyan? 35 or 36 families. Yung nabigyan natin. I think, ano talaga, no? Kailangan galing, manageable lang yung number. Dapat. No? Kasi, recipients kasi ma-jeopardize, eh, no? Yung protocol. Saka counted po kasi yung order slip. So hindi talaga makakakuha kung wala kang order slip, hindi ka talaga hindi ka makakakuha. So okay. Tapos po ginawa namin colored 'yon kasi naano rin kami, 'di ba, yung kay Angel pina-photocopy. So ang ginawa namin, colored namin printed. Mahirap pa photocopy yung colored, no? So dapat colored para original. Yung mga diyan sa community kasi, kapatid, marami naman diyan ang hindi member ng ATI tribes, ano, yung mga taga diyan talaga, no, kasi resettlement 'yan, eh. Apo. Wala bang nag-try na mag-join na hindi naman taga-ati try? Meron po, nung dulo na. Ah, talaga? So, anong ginawa niyo? Apo. Kasi meron pa po kaming extra. Ang ginawa po namin, sinabihan po namin yung mga ati na sino yung kilala niyong nangangailangan. So hindi na wala namang nag-walk in. Wala naman. Wala, parang nominated. Nominated sila ng mga ati. So, ang ginawa po, yung mga ati, kasi gusto rin po namin silang mabond sa community. Yes. So, sila po mismo yung nagsabi na, hindi, puntahan ko muna si ganito, baka kailangan nila. Tapos, yung ati po, bumalik, kasama na yung nominated nila na family. Wow, very good. Ano? Mamsel, aside from kangkong, ano yung mga items na naipamigay? Opo, meron po tayong gatas. Meron ping bigas. Meron tayong canned goods. Tapos, meron tayong noodles. And then, meron tayong... mga gulay, marami pong gulay. Okay. May kalabasa, may kangkong, may kamatis, may chili. And then meron din po tayong nakuha from sibuyas. PCBS, yung mana rice. Mana rice, maganda yun. So, meron din po tayo ng mana rice. Tapos, ano pa ba? Medyo madami po yun, eh. Medyo marami yung items kasi parang pinagpilian nila 16 items, eh. Wow! Parang 16 items. Hindi ko lang masyal matandaan yung iba. 16 pero items. Pero, madalas po talaga bigas yan. Hindi mawawala. Ang laking bagay. Gatas, lalo na sa mga bata. Kapatid, ito talaga ang gustong-gusto kong itanong. Bukod sa, alam ko, pilantropo ka. Malaki yun, eh. Kasi 30. Di ba, pilantropist. Pilantropist ka. Meron ano lang po mga, ako, channel? Channel, o. Yan, meron bang ano, mga donors din? Na nakikooperate sa iyo doon sa community pantry. Opo, actually nakakatuwa po kasi for example yung mga dati ko pong estudyante sa TESMART, nung nalaman nila na magkakaroon kami, kanya-kanya po silang Mamsel, akin yung kangkong, Mamsel, akin yung ganito, Mamsel, akin yung kalabasa. So kanya-kanya po silang bigay. Tapos kahit po sa church ni Ma'am Gretchen, may dala rin si Ma'am Gretchen. Dala niya yung, parang may dala siyang nyog. Tapos may dala siyang, nakalimutan ko yung mga dala ni Ma'am Gretchen. Marami din po siyang gulay na dala. Tapos si Ma'am B gave us bigas. So bigas naman po yung kay Ma'am B. So parang hindi talaga po siya mararaos kung isang tao lang. And of course, Victory. Victory Church po, napakalaki po nung naitulong din po ng Victory. Kasi, di ba, parang sabi mo nga, Mamsel, na-inspire ka niyan kasi may mga items pa na available. May mga items pa po. Tapos, feeling ko madagdagan lang. Actually, ma'am, may natira pa nga. Ginagamit naman namin ngayon sa ati school. May mga konti pa pong natira. Ang ginagawa natin kasi, pagpapasok yung mga bata, gagawin namin to next week. Pag nakompleto po nila yung 2 days nilang pasok doon sa center, papauwiin po namin sila, may dalang dilata. Yung mga bata. Just to, ano, di ba, yung ma-encourage silang pumasok. Kasi pag uwi nila, may dala sila. Oo, malaking bagay. Sabi ni Alvin Balaoro na nagbe-birthday leave din. Hello sa inaanak ko, Miss Catriona. Okay, tamo. Hindi ako may sabi niyan. Ninong kasi, Ma'am Tel, si Alvin. Alam mo, Ma'am Raquel, nagkasakit ako, di ba? So, nagka-uwi
ubo ko, nagsisipon, tsaka nawalan ako ng panlasa. Ha? Hindi ko nalasahan yung handa ni Alvin at saka yung handa ni Coach. Nawalan ako ng panlasa. Nakto. Saka hindi ko nalasahan. Tama ba naman yan? Tama ba naman yan, Alvin? Oh, oh. Sandali, paano mo nga ba naging ninong si Alvin at naging bakit naging ninong? Kasi sabi po niya nung Pasko, mamimigay siya ng aginaldo. Sabi niya, mamimigay ako ng aginaldo, pero iaabot ko lang sa stick sa gate. Kaya sabi ko, nag-volunteer ako. Magmamamasko ako. Pero kahit nga birthday, wala eh. Ay, ganon. Drawing pala, drawing. Oy, Alvin, magpa-deliver ka. Ambi, Ryan. Ninong ka pa man din ito. Okay. Sige. So, Ma'am Zell, parang, kasi ang dami ng community pantry ano at yung ganda ng intention parang nababahiran tuloy ng mga issue ano ang naging effect noon para sa pagpaplano ninyo para sa community pantry for ATI para po doon sa center or yung mismo yung community pantry mismo kasi marami na ang naging negative na sa iba no bakit kayo nagpatuloy pa doon ano ang naging effect niyo no yung sa amin po sabi ko nga ang ginagawa po kasi namin ngayon sa ATI center every time we think of a project there has to be an intention very clear intention behind nung project so bago pa kaya po matagal yon bago na push naging end of April kasi parang sa amin it has to be very clear bakit natin to gagawin I mean kasi yung maibibigay naman nating pagkain maybe would last like 3 days maswerte na tayo na 3 days so hindi siya ganun kalaking impact siguro yung 3 araw pero feeling namin may mga bagay na kailangan din natin gawin dahil yung impact niya is not only physical like for example yung paggawa ng community yung pagbuo po ng community was very very important sa amin na yung may community tapos yung nararamdaman din po nila ng mga ati na you respond as a community kaya po we made sure na meron silang participation nakasama po sila like for example nung sinabi namin sa kanila sino yung mauuna nating bibigyan sila po mismo nag-organize na sila muna ito may mga anak to unahin na natin to or sila na yung sila po mismo yung nag-iisip tapos yung mga bata actually kailangan po namin i-push yung mga bata kasi lahat sila gusto magbalot lahat sila gusto magbigay yung gusto rin po namin na makita yung makita na tapos makita din po nila na pwede tong mangyari na walang siksikan pwede tong mangyari na sumusunod tayo na sinabi rin po namin sa kanila na magpapaalam muna tayo sa DSWD, kailangan makakuha tayo ng permit, kailangan nakaayos lahat. So feeling namin, hindi lang po talaga yung pagkain, kung hindi yung organization, kung paano ka maggaganon, tapos yung sense of community, na sila din po nag-nominate sila ng hindi ATI. Correct, oo. Na feeling nila, sila, opo, na sila mismo may pride na, nakatulong din kami kasi ni-nominate namin sila. Correct. Na parang yun po yung malaking bagay na, so hindi po talaga siya parang political or something. Wala, walang ganun, no? Talaga kasi unang-una, wala ka naman plano magkandidato sa sa ito, Santo Domingo, ha? Nga, Ma'am Zell from Gidray. Ma'am Zell, looking forward to your tandem with Doxte. Ay, opo. Greater things have yet to come. Yes. Kasi thank you talaga po kay Sir Gid. Kasi di ba we started the tutorials with the kids. Tapos, may pinakilala po sa akin si Sir Gid last Friday, 1 week ago, si Dr. Stella Maria Galang. Siya po yung presidente at founder ng Exemplars Academy. Ito po yung mga lessons na pinapakita on air na nandun po si Ma'am Jo Alabastro. Yes, program supervisor ng GCS. Siya po yung isa sa mga nagtuturo doon. Yes. And ang tagal po ng meeting namin, parang umabot ata kami ng 3 oras na nag-uusap ni Ma'am. Wow. She's parang answer to a prayer kasi po, meron din po siyang hawak ng mga tribes. Okay. Tapos education din po siya. Yes. Tapos nagme-mentor po talaga siya na sobrang dami niyang input sa akin. Sobrang dami. Tapos she started din na halos walang fund. Sabi niya, push mo lang nang i-push kasi
it's not your work, it's God's work. Galing. Wow. So meron at meron at meron gagamitin. I-push mo lang nang i-push. Sige lang, sumulat ka lang. Mm-hmm. So talagang pinalakas niya yung loob ko. Kasi iniisip din po namin ni Joel na malaki po yung gastos dun sa every, eh, bale ang classes po kasi is Tuesday to Friday. Mm-hmm. So pumupunta po kami ng Santo Domingo 4 days a week. Tapos it starts 7 a.m. until 5 p.m. Huh? Kasi hindi pwedeng sabay-sabayin po yung mga bata. Mm-hmm. So we have 48 students from 3 years old hanggang 67 years old. Oh. Meron pong gustong matutong magbasa na galing, senior citizen. Tapos meron din pong 18, merong 19. Oh. So, talaga. Medyo nagda-doubt din kami kasi yung merienda, yung gasolina, yung kasi naka-generator po doon, so nagpapa-generator din tayo. Tapos wala po kaming negosyo. Tarado yung test mark. Sabi namin, grabe, bakit kung kailan walang pondo? At saka naman ito pinupush. So, yan po yung sinasabi ko kay Dr. Galang. Tapos sinasabi niya, hindi, basta nandyan yan, isulat mo, ikwento mo. Si Lord ang maghahanap ng pondo. Si Lord yung maghahanap ng tao na tutulong sa inyo. Yeah. Okay. Tapos, nakakatuwa po talaga. And then, we'll be partnering with them yung sa exemplar ng mga video. Kasi, ang gaganda ng video po niya. May kasamang mga Bible stories. Okay. Oo. So, ipapapanood po namin dun sa mga bata. Oo, ang galing. Okay, so Mamsel, who's helping you sa literacy program na yon para sa ATI tribe? Opo, sa ngayon po medyo, I started na ako lang muna, tsaka si Jewel. Una, because on the rise po yung COVID. Na yes. Tapos red kasi tayo sa Legazpi, natatakot po kami na kami pa yung mag-akyat. Na parang kami pa yung magdala. So very kami lang muna. And also gusto ko po kasi makita talaga kung paano siya tatakbo, kung paano magra-run sa bata. Kasi in case may kukunin na po tayong mga volunteers, na marami naman pong nagvo-volunteer, hindi ko pa lang po sila mapapunta. Kasi kailangan din po natin ma-coordinate na paano na safely natin magagawa. Correct. So, sa ngayon po, kami po talaga ni Joel, yung parang nag-full-time, although hindi ako naka-accept for the last week kasi nga, nagkasakit ako. Napagod ata ako din sobra. Community badge. Oo, dun sa, ano po, sa lessons, kasi it's, 4 classes a day. Tapos dalawang ano 'yun, 'di ba? 2 sessions sila a week. Uh-huh. Pero it's very rewarding kasi po second meeting, on the third meeting may mga nagbabasa na po. Galing. May nagbabasa na. Wow. Congratulations. So parang tanggal pagod. Hopefully po in the future we'll have others who could help. Yeah. Madami po kasi ma'am, madaming kailangan. Oh, sige, mamaya ma'am, bibigyan ka namin ng pagkakataon na sabihin. Na manawagan. Okay. Sabi ni Sis, here's an affirmation. Ano? Sabi ni Sister Padua, good morning. Galing ng Pantry Project niyo. Nahuli ako ng info. Congrats for a very organized project. Pwede sa'yo part 2. Pwede part 2. Meron pa ba kayong iniisip? Opo, meron pa naman po tayong iniisip. We're just making sure na mag-gather natin yung tamang amount of resources. Kasi ayaw din naman natin na parang katiting na katiting lang po yung mabibigay natin. Yung makatulong naman din talaga. Kasi minsan, di ba po, may help na as in walang impact, no? So kahit pa paano makatulong naman po sa kanila. Sige Ma'am Zem. Kasi I'm sure marami diyang mga kinakausap naman din ng Panginoon. Paano sila maging partner? Kasi mas maganda kasi na ang partnership ay sustained, ano? Ayun. So what you are looking for are partners na sustained. Tama ba Ma'am Zem? So sige nga, paki-explain mo 'yun sa amin. Ano yung mga needs na pwede silang mag-partner. Pwede nilang mai-partner sa inyo. Opo. So, meron po tayong iba-ibang kailangan, no, para sa center. Meron po tayong physical, I mean, mga material na mga pangangailangan para sa center. Like, wala pa kasi rin tubig doon. Hindi pa namin tapos ipakabit yung kuryente. Tapos yung bakod, although nakapagpabakod po kami last week. Nasira ni Rolly, Typhoon Rolly.
Opo, oh, nasira ni Typhoon Rolly. Oh. So, umpisa na naman, no? Bagong pondo na naman. Mm-hmm. So, last week po, nakapagpabakod tayo. Napatayo na po natin yung bakod doon. Although, ano pa lang yun, makeshift ulit, no? Parang mga bamboo na naman po. Mm-hmm. But in the long run, sana maging, ano, maging talagang cemento. Pader, no? Maging pader na talaga mm-hmm. siya para safe din po. Tapos, pwede pong material goods, pang-construction, no? Pwede mm-hmm. po yan. Pwede po nila kaming bigyan or mag-donate. Anong klase construction items? Bye-bye, cemento, bakal, yun ang mga gamit pang ano. Opo, yung para po pang sa, pader. meron po din tayong kailangan na hose. May mahabang hose kasi kakabitan po siya ng tubig. So, galing saan ba na? Ilang mahaba? Galing sa taas o galing sa baba ang tubig? Galing po sa baba yung tubig. Tapos, malayo po yung panggagalingan, yung kakabitan na tubo, malayo. Doon mismo sa main highway? Doon sa may pinakababa? Opo, doon po sa mismong kalye po, na malayo pa po doon sa bahay. Uh-huh. So, meron na po kaming sukat noon eh, in meters, kung gaano kahaba, no? Tapos, kailangan din po ng tank. Yun. Mahaba po eh. Tapos, kailangan din po natin ng tangke, storage ng water. Yung mga drum. Yung hose dito, yung itim na hard, ha? Hindi yung hose na malambot, yung itim. Opo. Yung itim po ata yun. Yung para kahit masagasaan ata yung mga sasakyan, hindi na sira. Okay. Tapos, meron din po tayong drum kasi hindi po forever yung tubig doon. Hindi siya 24/7. Istakan. Bakit naman drum pa? Yung tangke na talaga mismo na galvanized. Kaya stainless. Yan yung mga kailangan natin kasi sobrang importante po yung tubig. So, isa po yan sa problema namin kasi si Joel halos maghapon nag-iigib. Ngayon, pambira kaya pala na nangayayat si brother eh. Siya yung tagakuha ng tubig kasi po yung mga bata nagsi-CR. Tapos kailangan lagi naghugas ng kamay, di ba? Lagi natin paghugasin ng kamay. So, talagang, although tumutulong po yung mga bata mag-igib, no? Tinutulungan nila yung Papa Joel nila mag-igib. So, may mga, yan po, no? Malaking problema natin yung tubig na sana po ay makapakabit natin. Tapos yung sa kuryente po malakas natin. Malakas naman kasi ang tubig dyan sa area na yan, eh. Opo, kaso may oras po, pinapatay din nila. Kaya kailangan po mag-imbak. Hindi ba pwede maging option yung deep well or deep matic? Hindi ko po alam eh, pero yung kinukunan ata nila Joel, deep well eh. Okay. Yung pinag-iigiban, deep well po ata yun. Mm-hmm. Tapos yung kuryente, hopefully po sa APEC makabitan. Mm-hmm. Tapos, ano pa ba, yun po yung basic na materials na kailangan namin. Tapos kung meron po tayong marunong magkarpintero. Mm-hmm. Kasi meron pa po kami mga ipapakabit na mga bookshelves kasi yung books po natin nakahiga pa sa sahig kasi wala pa po kami mapaglagyan kaya mga story books although meron na po kaming wood wala pa kaming makuhang gagawa carpentero na lang baka merong marunong na hindi makailangan kagandahan po no anong presyo ay, dapat maganda presyo mailagay po natin. And then, yung volunteers. Kailangan po natin ng volunteers. Anong klaseng volunteers, ma'am? Meron po kasi tayo. Alam niyo, ma'am Raquel, tsaka Pastor, isa to dun sa heartbreak ko last week, uh-huh. nung nakausap ko, kasi meron po tayong estudyante na teens, 16 to 21. So meron po tayo na hindi pa rin po nagbabasa. So meron po tayong ganun. So mga ganun ang kailangan magturo or medyo may young pro na. Mga parang ang kailangan po natin is mentors kasi napag-usapan din po namin ito ni Dr. Galang. Sabi ni Dr. Galang na tutunan niya doon sa kanyang mga tribo na isa sa mga lesson is not only literacy. Kailangan din pong magturo paano mangarap at paano umasa. So basically mga kaedad nila. Opo. Yung kasi nung tinanong ko po yung mga batang yun, ano yung pangarap nyo? Anong gusto nyo maging? Wala po sa konsepto nila yung ibig pangarap. Sabihin yung anong gusto mong maging. Kamot may lang, no? Kaysa reserve talaga. Kasi blanco yung mata nila. Sa kanila, walang posible. So, kung ano lang yun, sabi niya, mag-alaga ng anak ng kapatid ko. Hindi, yung para sa'yo yun. Bawa, 25. Anong gusto mong maging? Tapos makikita mo po yung blankong-blankong mata.
na clueless talaga. It was not even entertained. Hindi man lang na-entertain. Na pwede palang mangarap. Na pwede palang, may pag-asa pa palang mag-iba. Na maging something more. So, kung meron pong gusto mag-mentor, actually, ito po yung ginagawa namin ngayon para sa kanila. Kasi, yung iba naman po sa kanila, pwede naman, ang gusto kasi nila po ay makapag, ma-expose sa work. Gusto nilang ma-expose sa work. And I'm trying to look for yung, kasi po meron lumapit sa akin na isa, pero hindi po kasi Christian. Tapos, medyo iba din yung field ng kanyang business na parang ayoko rin pong pakawalan yung mga bata sa hindi din sila mamold. Doon sa tamang ano, yung at least no. So baka po may mga Christian na may mga businesses. Baka po gusto ninyong mag-mentor ng apat po sila kasi, apat po itong teens natin. Anong schedule niyan kung magme-mentor ng ganyan? Actually ma'am, ano naman sila eh, pwede pong weekends. Ah, okay. Pwedeng so, weekends, pwedeng Saturday and Sunday. Uh-huh. Or kung meron po kayong, like for example, may restaurant kayo or may kainan kayo. So hindi lang tapos, mentor, talagang bigyan ng pagkakataon. Oo, baka gusto sila. Nyo po silang ma-absorb kahit twice a week. Just parang training eh doon, ano? Opo, ma-expose po sila sa mga bagay sa labas ng lugar nila. And hindi po ma-compromise yung Christian principles na makita rin nila. No? Kasi pag ganyan, kailangan mo silang hatidin at sunduin din. Ano? Kasi hirap pa silang lumabas. Yung iba naman po, may mga motor, like 18 years old, may mga motor naman po. Ah, okay. Wala lang din po talagang opportunity kasi hindi sila graduate. Tama. Totoo yan. Wala po silang pinag-aralan. Pero mag-uutusan sila. Sabi nga nila, halimbawa, parlor, pwede naman kami magwalis ng buhok or mag-shampoo. Turuan lang kami kung paano. Sa construction, pwede ba sila? Sa construction, pwede mga din po sa construction. Ito? Meron po tayong lalaking, dalawa. No? Sabi, tinanong ko po yun na, I mean, maganda rin po kasi matuto sila ng work ethic, matutong paanong mga skills na on hand. No, actually, inaantay nga nila si Sir Von. Kasi sabi Sir Von, magtuturo siya ng welding. Hoy, nangako ka pala. Nabisi na kasi may full-time job na si Von. Ah, talaga? May full-time job. Baka pag weekend, Sir Von, mabisita mo kami doon sa ATI Center. So, inaantay, mga ganun po, no? Kung may restaurant, baka pwedeng turuan paano mag-serve, paano kumausap ng tao, yung mga ganun magandang po. Magandang ano, sana merong mga nakinig sa atin na may apat lang naman ganyan, po sila. So, baka po, no? Baka po naman meron kayong space na matulungan. Isa apat na ito, siya. Ilang lalaki, ilang babae? Dalawang lalaki po, dalawang babae. Okay. Okay. So, ay yung ano naman, yung trabaho po na magsisimula silang mangarap. Huwag naman yung siguro yung sa bahay. Tama. Alam na nila yan, yung labandera, tagaluto. Not unless maging chef. Okay yun. Yung i-level up. Para ang goal kasi nga, matuto silang mangarap. Doon sa mga teenagers din na pwedeng tumulong sa kanila, ma-influensyahan sila na mangarap. Mga ilang taon at ano ang pwedeng time na pwede nilang ibigay? Opo, yung ano po natin, ang youngest natin is 17. 17 po siya. Kasi yung 16, may 16 po doon siya ka 15. Sabi ko, hindi kayo makakabiyahe. Kasi bawal kayong bumaba. I mean, di ba 16 hindi kayo makaka. So 17 po, 17, may 19, may 18 na lalaki, tsaka may 21. Tapos, ano naman po sila, available po sila. Actually, sobra silang nangangarap talaga na mabigyan sila ng opportunity. Yung matuto humarap. Kasi po lagi silang nakayuko eh. Pagkausap niyo po sila, lagi po silang nakayuko. So, yung matutong tumayo, maaring marami ka pang kulang, pero wala kang kakulang. Ibig sabihin, you have everything, no? Kaya mo ring mangarap, kaya mo ring lumaban, kaya mo ring tumingin ng diretso sa mata ng iba. Na hindi yung laging pag-ati, kailangan nakayuko.
Oo, kaya lang ha, pag mag-commit ka dyan, kailangan may time. Kasi hindi ganun kadali yun na pagdating mo doon, isang araw, makukuha. Kailangan mag-build ka muna ng relationship eh. Kung magko-commit ka, commit talaga. Oo, talaga tuloy-tuloy, ano? Oo. Kasi ano po siya, pag nag-commit po tayo, kailangan makita din po natin na umaasa po talaga sila. Yes. Oh. Tapos nangarap, nag-uumpisa na po silang mangarap. Yeah. Actually, may isang bata po doon na nakakatuwa. She's 14 years old. Tapos sabi niya sa akin, Mama Sel, pwede pala ako maging piloto. Oh. Babae po ito. Kasi lagi daw niya nakikita yung eroplano. Sabi niya, gusto niya mag-drive ng eroplano. Tapos sabi ko sa kanya, oo naman, bakit naman hindi ka pwede maging piloto? Diba? Kung will ni Lord, magiging piloto ka. Sabi niya, pupunta ako lagi dito para dito ko lagi mag-iisip na magiging piloto. Pupunta daw siya sa center. So yung mga ganung bagay, parang lahat ng pagod mo tanggal. Eh ma'am Chan, kumusta yung ano? Kasi medyo matagal ka na sa kanila dyan. Mga ilang buwan na rin, ano? Kumusta yung improvement sa relationship ninyo sa kanila? Naging na-trust ka na ba nila? Na-feel mo na ba yun na welcome ka na nila as a... Opo, sobra-sobrang nararamdaman po. No? Although hindi po natin yan nasasabi sa buong community. Correct. No? Kasi nagkaroon po ng instance actually doon. Kinasama nga ng loob ko. Tapos pinag-pray ko kasi alam nyo, di ba, medyo tagalan akong umakyat ulit doon. Kasi yung para nag-lockdown tayo dito sa Legazpi po. Yes. Di ba na... talagang hindi kami umakyat ni Joel kasi nga natatakot din kami na baka may madala kami. So there was a time na parang sobrang red tong Legazpi. And then when I went up, nawala po yung mga halaman. Binungkal. Tapos nilipat. As in nalipat. Yung mga bata yung nagsumbong. Sabi, nilipat. Ma'am Sel, kinuha yung ganyan yung halaman. Tapos parang sumama talaga yung loob ko. Tapos naisip ko lang na meron pa rin talaga, hindi pa buo yung community. Hindi pa nila nakikita ang buo. At least may mga tao pa. No, na hindi pa nila nakikita yung benefit ng center. Pero pagdating po sa bata, 100% po tayo dyan. As in, and then yung mga active na mga nanay, nako, ang laki din po ng support nila. Sila po talaga yung nakatext sa'yo, Mama Sel, ganito, no? Mama Sel, kasi Mama Sel yung tawag nila sa akin. And then you could feel naman, kahit po si Chieftain, nako, napaka-supportive. Napaka-supportive. Pero meron pa rin mangilan-ngilan. Sabi ko nga, hindi naman natin siguro maaalis. Grabe, may ganun pa din. Grabe, Ma'am Sel, ano, hope overflows upon the ATI tribe. Sobra-sobra po talaga. Hindi lang po sa kanila, hindi lang po sa kanila yung pag-asa. Even sa amin. Sa amin pong mag-asawa. Kasi ang hirap nung position namin ngayon eh. Like, it's been more than a year na wala kaming test mark, di ba? Yes, wala kaming divorce. Kasi wala kaming exam. Yeah. So kami mismo, even kami ni Joel, may pagka-hopeless kami. Parang, may mangyayari ba dito sa pandemic na to? And then, makikita nyo po na sometimes, yung hope na ibinibigay mo would overflow, but it overflows back to you. Wow. Yeah. Ang pabalik, yung nagbigay ka ng pag-asa, sabi nila, nagkapag-asa sila. They are not knowing na yung pag-asa na sinasabi nilang ibinigay mo, eh bumabalik din sa amin. Na parang it's reciprocal. We overflow for them, but they also overflow to us. Wow. At alam natin, kung saan lang po galing yun, no? Sabi ko nga siguro kung wala yung ati, ang sama-sama-sama na ng pakiramdam ko. Wow. I mean, sobrang, so I get so much more than what I give. Yeah. Sobra-sobra. And I hope, di ba, na-emo na ako. Na-emo na ako. Okay lang yan. It's okay. So, yun. No? So, ganun po. Hopefully, you also feel that. Of masaya, course. Masaya po kami. Yung mga natatawag ko ng Panginoon na baka tulong or meron pong nararamdaman na para sa mga ati, we're so open, no? Na all the help we could get kasi ang dami pong kailangang mangarap. Okay. Of course, ang dami din pong kailangan magkaroon ng pag-asa. Wow. Ayan, okay. Ma'am Sel, we'll talk more off the air, ha? Para meron lang mga thoughts na pumasok sa aking isip. Oo, sige, yes, we'll talk. Para pero alam mo, lagyan natin ng structure itong ating pinag-uusapan. Speechless ako sa kind of heart that you have Sir Joel. Talaga namang napakaganda ng iyong kalooban. Banaag sa iyong...
baka mukha. Tsaka we're so blessed kasi, na ang DWAY so blessed na meron talagang sumalo sa ating tribe ministry na ito. At yan si na Mamzel. Ano po kasi siguro, past, the Lord has been so good. Amen. Yung travel, yung journey ko sa buhay. Sa dami ng pinagdaanan, sa dami ng down, sa dami ng pagkakamali. Kahit minsan, hindi ako pinagkaita ng Panginoon nung pag-asa. Amen. Yung lagi ako nabigyanan eh. So sobrang kadamutan. Actually, na hindi ipakilala. Actually, Ma'am Sel, kung ang hope na yan, hindi yan nag-overflow sa'yo, yung hope mula sa Panginoon, hindi nag-overflow sa'yo. Hindi mo naman kayang i-share yan eh. Oh, tsaka matagal ka nang sumuko dyan. Kaya lang nakakatuwa, kasi as you release that hope to them, bumabalik din sa'yo. Bumabalik po sa panahon na kailangan ko siya. So, hindi mo akakalain na sa kanila ako pa pala makukuha. Okay. Sa kanila pa manggagawa. Oh, galing ano. Ma'am Sel, to close our episode, our interview with you, request lang natin si Pastor Rico to pray for you, Sir Joel, for the ATI ministry. Oo, kasi napaka-challenging eh, pero talagang hindi tumitigil. Yes. Kasi lalo na ngayon, ito yung pagkakataon na talagang kailangan tayong magbigay lagi ng message of hope that overflows. Yes. Ano? Sige, Pastor Rico, please. Manalangin tayo. Panginoon, napaka-sarap pakinggan na totoo ang pagiging light, we are the light of the world sa buhay ni Ma'am Nikki at Ma'am Zell at Sir Joel. Salamat po Panginoon sa puso nila. I'm so blessed this morning listening to what you are doing in their lives and through their lives. Salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa kanilang buhay. Salamat po sa pribileyo at sa pagkakataon na sila ay magamit mo sa aming mga kababayan dyan sa ating tribe, na sila ay nagiging inspirasyon sa mga bata na mangarap na mabuksan ang kanilang mga puso at mga isipan sa isang buhay na mayroong pangarap, na hindi hopeless ang buhay. Sa iyo, punong-puno ng pag-asa. Pero sa aming pakikinig ngayon, Panginoon, marami kaming napakinggan, mga pangailangan din na aming mga kapatid na ito sa kanilang pagpupunyagi na magamit mo sa ati tribe. Lord, I pray that you bless them. Sabi ni Paul, you are able to supply our needs according to your riches in Christ Jesus. And that is our declaration this morning, Panginoon. I pray that you bless them with all their needs. May mga pangangailangan pa silang maaring hindi nabanggit, but you know them all, Lord. Ikaw po, Panginoon, magsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan. And believing, Father, that when you call, you provide. Ikaw ang nagtawag sa kanila, Panginoon, sa ministry na ito, Panginoon. I'm sure that you will provide. I pray also sa mga listeners namin na nakikinig sa ngayon. May you please touch their hearts to be open to this ministry. Na ang aming kapatid, si Ma'am Sel at si Sir Joel, ay nangangailangan ng kaagapay sa ministeryong ito. Higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa puso ng mag-asawang ito. I'm just so blessed, O Father, na despite sa kanilang mga pagkukulang din, materially, lalong-lalo na ngayon na apektado ang business nila, pero hindi naapektuhan ang puso nila to serve you, ang puso nila to be channels of blessing doon sa marangailangan. Lord, I pray that you bless their heart's desire. I pray that you bless them all the more, so that they can continue to be channels of blessings, lalo na dito sa mga kababayan namin sa ati tribe. We just want to give you all the glory, honor, praises, and adoration sa buhay ng mag-asawang ito. And we give you back all glory and praises. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan, Ma'am Sel, thank you very much. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa prayer. Salamat. And thank you so much for the opportunity na maikwento. Ito sabi ni Tay Edsel, sabi ni Coach Edsel, thank you, Ma'am Sel, for inspiring us this morning. Hope indeed is overflowing in your life so it pours over all the ati tribe. God bless you even more, and we are here praying with and for you, sabi ni Coach Ed. Yes. Maraming salamat, Coach. Uh-oh. Sana po yung handa din po mag-overflow. Alvin,
Ninong, may utang Ninong, ka ba? Ninong, may utang kasi inaanak mo. Pa-deliver nyo na lang. Salamat, Ma'am Zell. We'll see you again. Talk to you later. Yes, talk to you. Sige, thank you, bye. Salamat, Sir Joel. Alam ko nakikinig ka. Good morning sa iyo, Sir Joel. Morning, Sir Salamat. Joel. Thank you po. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. O, sige po. Naku, yan po ang pag-asa, no? Tanong mo, pag ang pag-asa talaga ay nawala na sa atin, no? Wala. Discouragement na lang. Alam mong natural. Oh. Ang natural ay, pag wala ka, tigil ka na rin sa pagtulong. Kasi wala ka nga rin eh. Diba? Tigil ka na rin sa pagtulong. Pero itong mag-asawang to, all the more, ha? Yeah. Na kahit wala sila ngayon, tigil ang business, pero tuloy-tuloy sila. Obedience talaga. No? Obedience. Wow. Talaga okay. Naman. Ay, salute you 100%. Yeah. Double salute. Mm-hmm. Salamat po. Salamat sa pag-inspire sa atin today.